Ayan, good day sa inyo mga boss. Isa na namang kaalaman ang aking babahagi sa inyo patungkol sa lakas ng hatak, sa lakas at hina ng hatak ng ating L300. So ayan, marami po ang nagtatanong sa group. So napakahirap talaga. Napakahirap mag-video mag-isa, no? Habang may ginagawa. Ayan, bukod dyan, dito tayo nag-a-adjust ng ating krudo. So ayan, huwag tayong matatakot magpihit nito guys. Huwag nating iasa sa calibration, kasi ang calibration, so ikakabit lang nila yung ating injection pump, ikakalibrate nila. And then, yun naman ang kinakalibrate nila, yung buga ng ating krudo, yung paglabas ng krudo sa ating nozzle tip, and then sa ating injection pump. Pero kapag nakakabit na siya dito sa ating makina, at naitiming na siya ng calibration, so nasa sa atin pa rin ang paghahanap ng pinaka the best, dahil tayo ang nagpapatakbo eh. So habang ginagamit natin ang ating sasakyan, so i-adjust natin to, hahanapin natin yung pinakamagandang timing. So pipihitin nyo lang to, luluwagan nyo to, and then pipihitin nyo to. So maalin sa pihit. Kapag paluwag ang pihit, pabilis ang andar, no? Papalakas ang pasok ng krudo. So kapag habang hinihigpitan nyo siya, umuunti yung pasok ng krudo, no? So ito, ipipihitin natin. Nasa sa atin pa rin guys, ang paghahanap ng pinaka the best na hatak ng ating sasakyan. So ito lang ang ating gagalawin. So wala na tayong gagalawing iba. So ito lang. So kapag nakuha nyo na yung... ngayon ang gawin nyo ganito. Pagka medyo mabibrate yung ating makina, luwagan nyo to, and then luwagan nyo to. Hanapin nyo yung pinaka matining na andar nya. So yung pinaka matining na andar, ibig sabihin, malakas yung pasok ng ating krudo. Medyo may usok. Kapag ka nananakbo ka, medyo may usok. Ang gagawin nyo, habang nananakbo kayo, unti-unti nyong hihigpitan. Kapag hindi nyo pa makuha, pihit lang kayo ng pihit, pakunti-kunti lang, kasi hindi natin makukuha agad sa isang pihitan yan. Kunti-kunti lang. Pag nakatakbo ng konti, nakita nyong mausok pa rin, pihit uli ng kaunti hanggang sa mawala yung usok at makuha nyo yung tamang timpla at lakas ng hatak ng ating makina. So kapag napasobra ka, medyo hirap siyang humatak. Kapag napasobra ka ng pihit, medyo umunti yung pasok ng krudo. Dapat talaga guys, timing lang, yung tama lang talaga, yung sakto, na kaya ang sunugin ng ating piston, na kaya ang sunugin niya, no, yung ating diesel na papasok sa combustion. Ngayon, sa pagpihit nito guys, so ito luluwagan nyo, no? Madali lang naman yan, kahit higpitan nyo lang ng kamay. Pagkaluwag nyo, higpitan nyo ng kamay, pihitin nyo to ng konti. Pipihitin nyo to ng konti, and then higpitan nyo lang ng kamay. Saka nyo na lang higpitan ng husto kapag nakuha nyo na ang tamang timpla, at itatakbo nyo uli, no? Kasi nasa sa atin guys ang nasa sa atin pa rin ang paghahanap ng tamang timing, tamang timpla ng ating makina. So hindi natin pwedeng iasa sa calibration, dahil ang calibration, ikakalibrate lang nila yung ating nozzle, and then yung ating injection pump. So yun ang trabaho nila. After nilang maikabit, maitiming nila, nasa sa atin pa rin ang paghahanap ng pinaka the best na timing at pinaka the best na hatak ng ating makina. So, nakaka-apekto ito sa lakas ng hatak ng ating makina, dahil kapag napasobra ang pihit mo, medyo may hina, no? Medyo mahinang humatak, medyo sakal, yung sinasabing sakal. Bukod dyan, hindi lang po dito, sa timing din po ng ating injection pump, merong medyo nakahiga at nakatayo. So niluluwagan po yung bolt dito sa ilalim. So ang ginagawa ho dyan, kapag nagpa-calibrate kayo, si calibration na ang magta-timing ng inyong injection pump. After ma-timing ni calibration ang injection pump, nasa sa atin na po ang paghahanap ng pinaka-the best na hatak ng ating makina. So ito lang po ang ating gagalawin.
So yeah, maraming maraming salamat guys. Kung nakustuhan mo ang aking video, i-subscribe mo na and then i-hit mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga tutorial na aking i-upload. Ayan, maraming maraming salamat guys.